Salamat pa rin sa pagpasyal nyo sa aking channel. Ngayong gabi ay itinatampok namin ang paggamit ng seaweeds extract sa ating mga tanim na mga maliliit pa. So, paano ba ito ginagamit, yung seaweed extract? So, bakit seaweed extract? Ang seaweed extract po ay maliban lang sa paggawa sa kanya, yung bibili tayo ng ating seaweed, pwedeng bilhin, pwedeng orderin sa mga ano natin na malalapit sa mga sa dagat, sa seashores. Or pwede po natin itong tayo mismo yung pupulot na para makalibre tayo. Maliban diyan ay bibili tayo ng molasses sa paggawa ng seaweed extract. So ngayon, paano ina-apply yung seaweed extract sa mga maliliit? Unang-una, paano i-apply ito sa tanim? So, ipupulyar lang po ito siya. Ang pagpupulyar sa kanya ay gaya ng nakasanay nating papupulyar sa umaga or sa gabi. Sa ngayon ay nanonood kayo ng video na ito na nasa alas 10 na po tayo ng gabi at naisipan naming mag-share ngayon kasi tama-tama ay napakabagay po ngayon gumamit ng foliar fertilizer kasi wala pang sinag ng araw. So pwede naman mamayang umaga, mga alas 4, alas 5 or bago magkaroon ng sinag ng araw. So ngayon, gagamit tayo ng meron tayong old stock na ating seaweed extract. Sa bawat 10 liters ng tubig, no, yung ating tubig dito ay deep well, ay gagamitan lang natin siya ng at least 15 ml. Kasi nasa 3 weeks pa lang po kasi itong ating mga lettuces. So, ilagay natin. Yan. And of course, kailangan natin ng spray. Or, tutok mo dito. Kung malaki na talaga sila, yung ginagamit namin ay itong 21 liter na sprayer. Ganito. Yan. So, yung sprayer na ginagamit sa sakahan. Knapsack sprayer yung tawag dyan. Yan. So, mimix na maayos. Pagkatapos nito, ito natin i-apply na agad sa mga dahon. So, sa mga baguhan sa foliar fertilizer, ang foliar spraying ay yung pagpapakain ng nutrients. Like, for example, ang ating seaweeds ay mainam na source ng nitrogen na siyang isa siya sa responsable na pagkakaroon ng berde na kulay ng mga dahon at yung paglaki mismo ng mga dahon. Yan. So, pare din pa rin sa ano, usual spray. Yan. Misting siya. So, bawat dahon ay lalagyan natin. So, tayo ngayon ay nag-i-spray ng 600 heads ng lettuce. No. Mas magandang tapangan natin itong ating timplada kapag ano na siya. Next week, no, pag malapad na 'yung mga dahon nila. So, ulitin natin, kung halimbawa ay malalapad na at malalaki na yung mga lettuce heads, ay siguro naman ay kailangan natin yung ating malaking knapsack sprayer. So ngayon, ay maliliit pa laman, ay pwede na tong ating
Gabi natin, huwag kang paapak yan. Yan. Wala tayo. Yan. Iwas sunog pag umaga kasi. Pag yan ang tinamaan ng pulyar yung dahon natin. Eh, posibleng masunog yung dahon. Yan, pwede kasing masunog yung dahon. Masusunog talaga. Lalo kung matapang yung timplada. Kaya susundin na natin yung ano, yung standard. Ewan ko ba kung may standard. Depende kasi sa paggawa mo ng seaweed extract. No? Kung 1:1 yun. So, yung bawat tanim kasi, hindi natin masabi agad na yung standard. So, organic ano kasi, parang wala pang ano. Organic, yes. Organic itong seaweeds. Pero yung itinuturo ay okay lang na matapang. Kasi walang overdose sa organic. As long as hindi mo siya i-apply ng may araw. Huwag lang talaga na may araw. Madaling umaga lang. Madaling umaga mo lang siya i-apply para iwas sunog. So ngayon, gabi, no? So patsagaan po talaga ito para magkaroon tayo ng malaberdeng resulta ng mga dahon at malalapad siya. Foliar din yung nagsosupplement pagka pumapalpak yung ating ano, yung ating nutrient solution o siguro hindi maganda yung timpla ng pH, no? Marami kasing posibleng error eh, lalo na pag hydroponics. pH mo kailangan mong i-balance eh. Pag hindi mo yan mabalance, posibleng di rin maganda yung resulta, lalo na sa in terms sa pagpapaberde ng ano. Ako kalabanan nung di pa ako gumagamit ng foliar, kalabanan manilaw-nilaw. Parang hindi naman talaga dilaw. Yung iba talaga yung tinamaan ng foliar parate. Yung pinapakain mo yung tanim sa kanyang dahon kasi ano siya eh. Nitrogen siya eh. Tamaan talaga natin yung mga dahon. Ulitin natin na foliar spray po yung ating seaweed extract, no? Kumbaga half strength pa lang ito ng seaweed extract, no? Even though organico yung ating gamit, ay yun lang natin. Kumbaga dadandahanin lang natin yung application. Iwas sa sunog. Anyway, yung sunog ay nasusunog lang yung dahon kapag ito ay apply natin ng sabihin natin na late in the morning, mag-alas 8 na, alas 7, kung saan nagngingit-ngit na yung araw sa init, hindi pwede yan sa dahon. So, since ang iba dito mga seedling stage pa yan, so okay lang yan na bigyan natin ng foliar. Oh, hindi pa natin nauubos yung ating tinimpla. So, may bukas pa tayo. Pwede pa tayong magising ng madaling araw. Hindi pa nauubos oh. So, konti lang. T.
Thank you very much for viewing Marcel Ono Vlogs. Please like, share, and subscribe. Hit the notification bell for more updates and for us to continue contents like this. Thank you.